para sa mga balita ngayong araw ng Martes. Transportasyon ng mahigit 24 milyon pesos na halaga ng marijuana nasa bat sa Kalinga. 670,000 pesos na halaga ng tanim na marijuana sinulog sa Benguet. Dalawang individual timbog sa ikinasang buy-bust operation sa Baguio City. At para sa huling balita, Procor naging maagap ang pagresponde sa pagsalanta ng Bagyong Paeng. Gawis Ayago, ito ko kami. Naimbag na aldaw, Cordillera. Ako po si Patrolman Christian Cruz. At ako naman po si Patrolwoman Nazarena Daria. At ito ang Procor News Brief. Transportasyon ng mahigit 24 milyon pesos na halaga ng marijuana nasa bat sa Kalinga. Sa mas pinaiting na kampanya laban sa ilegal na droga ay nasabat ng mga kapulisan ang transportasyon ng mahigit 24 milyon pesos na halaga ng marijuana at naaresto rin ang tatlong individual noong 28 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Sitio Dinakan, Barangay Dangoy, Lubwagan, Kalinga. Ayon sa ulat mula sa Kalinga Police Provincial Office, ang mga naarestong sospek ay kinilalang sina Rachel Canao, 29 na taong gulang, Augusto Gunawa, 38 taong gulang, at Arnel Wadwad, 26 na taong gulang. Ayon pa rin sa ulat, ang mga suspek ay naaresto sa police checkpoint na naitalaga sa Sitio Dinakan matapos madiskubre na ang kanilang sasakyan ay naglalaman ng 204 na piraso ng dried marijuana bricks na may bigat na 204,000 grams at standard drug price na 24,480,000 pesos. Dalawang piraso ng dried marijuana sa tubular form na may bigat na 2,000 grams at standard drug price na 240,000 pesos at dalawang maliit na bote na naglalaman ng 120 ml na marijuana oil na may standard drug price na 6,000 pesos. Ang mga suspek at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustodiya ng Lubwagan Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Ang mga suspek ay makaharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. ₱670,000 na halaga ng tanim na marijuana sinulog sa Benguet. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy ng mga marijuana eradication operations na sinasagawa sa rehiyon ng Cordillera, ₱670,000 na halaga ng tanim na marijuana ang nadiskubre at sinulog sa barangay Kayapa, Bacon, Benguet mula 28 hanggang 29 na Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa ulat mula sa Benguet Police Provincial Office, sa operasyong sinagawa sa Sitio Basangan ay nakadiskubre sila ng plantasyon ng marijuana na natamlan ng nasa 2,750 na piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na ₱550,000. Samantala, sa Sitio Bulisay ay nadiskubre rin ng 400 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na ₱80,000. Habang sa Sitio Uwasan naman ay nadiskubre ang 200 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na ₱40,000. Lahat ng nadiskubring marijuana ay binunot at sinunog ng mga operatiba matapos ang kakulang dokumentasyon. Dalawang individual timbog sa ikinasang buy-bust operation sa Baguio City. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Paeng sa rehiyon ng Cordillera, ay dalawang individual ang naaresto ng mga kapulisan sa ikinasang buy-bust operation sa Alfonso Tabora, Baguio City noong 29 ng Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa ulat mula sa Baguio City Police Office, ang mga naarestong sospek ay kinilalang sina Kyle Carino, 23 taong gulang, at Darwin Jason Delia, 25 taong gulang. Ang mga suspek ay naaresto matapos silang magbenta ng 5 sachet ng pinaghihinalaang dried marijuana leaves na may bigat na 34.9 grams at standard drug price na 4,188 pesos. Matapos ang kaukulang dokumentasyon sa lugar ng insidente, ay dinala ang mga suspek at nakumpiskang ebidensya sa kustodiya ng BCPO Pakdal Police Station para sa wastong disposisyon. Ang mga suspek ay mahaharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
naging maaga pang pagresponde sa pagsalanta ng bagyong Paeng. Ang mga kapulisan ng Police Regional Office Cordillera ay naging maagap sa pagresponde sa mga sakunang naganap sa kanilang areas of responsibility dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng sa rehiyon ng Cordillera nitong nakaraang weekend. Ang bagyong Paeng ay nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagguho ng lupa at pati na rin ang pagbagsak ng mga puno sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kaya naman, ang mga kapulisan ay nagsagawa ng continuous road monitoring and cleaning operations, water level monitoring, at rumisponde sa mga tawag ng tulong mula sa mga concerned citizens. Dagdag pa rito ay patuloy rin ang ginawang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang units ng Procor sa mga concerned government agencies para sa kanilang maagap at organisadong disaster response. At yan po mga balita na hatid sa inyo ng Regional Public Information Office ng Police Regional Office Cordillera. Ako po si Patrolwoman Nazarena Daria ng Benguet Police Provincial Office. At ako naman po si Patrolman Christian Cruz ng Mountain Province Police Provincial Office. At ito po ang Procor News Brief. At para sa inyo pang balita at topics ng iyong Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming mga official social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Magandang gabi! At maraming salamat po!